I have a question. Of course, napaka-obvious na tanong tayo, napaka-obvious ang sagot dito. What is the biggest, sabi na lang, what is the biggest celebration in the world? Sabi. Of course, ano ba yung mga international celebration? Ramadan, may mga ganyan, di ba? International din yun, di ba? Ramadan ka agad, yun, we are Christians. Hearts Day. Ano ba, ano pa ba? International New Year. Yan, di ba? Yun yung mga big events na talagang pinaghahandaan yung na-excite yung bawat isa na mayroong sumasabog na building, as well, may pasabog yung building, quidditch, ganyan. Diba? But none of those celebration ang tatapat siyempre sa celebration na meron ng mga Kristiyano. Diba? Of course, we all know that the biggest celebration is Christmas celebration. That's the biggest of all celebrations na ginaganap dito sa mundo. Why? Ang tanong ngayon, why? O nga naman, why? First of all, mga kapatid, Christmas is celebrated sa buong mundo. Alam po natin yon. Napaka-obvious po yun. At all around the world, meron namang pong Kristiyano, syempre. Hindi lang po Kristiyano actually yung nagse-celebrate. Diba? Nababalitaan ko yung mga yung Jordanian na katrabaho ng ating may bahay, sabi nila kahit Muslim daw sila sineselebrate din nila yung Christmas. Di ba? Sineselebrate din daw nila yung Christmas. And at hindi lang buong mundo, hindi lang yung celebration in the world, kundi 1 month pa lang pinaghahandaan na. Katulad ng nabanggit ko last time na sermon, papasok pa lang yung bear, pinaghahandaan na po. Grabe, no? Sa Pilipinas, ilang months yun? September, October, November. 4 months natin pinaghahandaan. Samantalang yung iba, December, ang pasok niya, dun palang pinaghahandaan. Parang, samantalang sa Pilipinas, handang-handa na tayo 4 months before the Christmas. And you know what, sa pagdating ng Christmas, di ba, nag-shutdown or walang trabaho, bakasyon, yan. Pinaghahandaan talaga eh. May Christmas decors, yan. Sinong nang-araling dito nung bata? Diyan, syempre ako. Nang-araling din ako nun. At saka, natamaan ako ng coin sa ulo ko rin nun kasi binabato sa bintana. Sino nakaranas nun? O, masakit yun, no? Yung dos, alam niyo yung hexagon yan? Octagon na dos. Yan, binabato sa bintana eh. Tinamaan ako ng sakit. But anyway, these are the kind of preparation na ginagawa hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Just to celebrate the Christmas. Now, the first Christmas really started, kung alalahanin natin, it started really with a celebration. That's why andyan po, Christmas celebration. Nung pinanganak ang ating Panginoon, of course, hindi pa po nag-i-start doon. Wala pa. Pero, sino ba naman magse-celebrate? Nakakaalam, di ba? Sa Sabsaban, may magse-celebrate ng bonggang-boga. Sabi nila, tama ba yung term ko, bongga, sa mundo? Sabi nila, bonggang-bonga yung celebration, ah. Di ba? Physically, may nag-celebrate ba? Pero basahin po natin. Let us read our scripture. Luke chapter 2 verse 8 to 14. Ang sabi po diyan, and in the same region there were shepherds out in the field keeping watch over their flock by night, and an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news and great joy that will be for all people." For all people. For unto you
is born this day in the city of David a Savior. Diba? Ang ganda nun. Who is Christ the Lord? And this will be a sign for you. Kasi sinasabihan niyo yung mga shepherds. Ito yung sign ninyo. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. And suddenly, there was with the angel a multitude. After yung sinabi yun, there was a multitude of heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased." Now, sa scripture po natin yan, nakita nyo na po ba kagad yung Christmas celebration dyan? Did you see? Nakita nyo yung Christmas celebration kagad dyan? And if you say celebration, there is a question. Yan. There is a question. Celebration. Or let me rephrase yung question kasi ng karamihan or sabihin natin yung mga hindi Kristiyano, what makes a celebration special? Ano yung nagbibigay ng parang special na something sa celebration na ito? Ganyan. Or let me rephrase, ito po, what makes Christmas, hindi lang kasi celebration eh, let's go specific sa Christmas. What makes Christmas so special? Oo naman, di ba? What makes Christmas so special? Parang yung tanong din na Ate Hannah kanina eh. Di ba? Nagtanong siya kanina, ano nga ba? Bakit nga ba tayo nagse-celebrate? Sana ang galing ka na hindi po kami nag-usap, but the Holy Spirit really is moving. Nangungusap sa bawat isa. And dito po masasagot yung tanong ni Ate Hannah. At sa mga katanungan po ng iba. Now, it is so special because we are celebrating, ito ba yung rason? We are celebrating a 2,000 years old na celebration. Is that the reason? Kasi 2,000 years, ito po pinakamatanda na ano, na celebration. It's Christmas, 2,000 years old pa. Ito po. At naganap ito sa Middle East, dito sa, hindi, of course, sa Israel, sorry. Sa small town po. Diba? What makes Christmas so special? Of course, sino pa nga ba? Diba? Yung inaawitan natin kanina. The birth of Jesus Christ. The birth of Jesus Christ. Parang dito pa lang, nasagot na eh. Nasagot na yung nakapag-preach na eh. Okay na yun. For me, kung kontento na ako dyan, but hindi. Let's dig deeper. Let's see what, ano yung makikita natin sa scripture. Paano natin tinignan yung celebration na sinabi ng scripture. At katulad ng inawit natin kanina, in fact, history is measured by this event, Christmas. All history dito sa mundo is measured by Christmas celebration, by this Christmas event. Diba? History is divided into two. BC, which is before Christ, and yung AD, Anno Domini, which is ibig sabihin ng Anno Domini, in the year of the Lord. In the year of the Lord. Ibig sabihin po mga kapatid, yung in the year of the Lord, every history is connected to Jesus Christ. Kahit birthday mo, birthday niya, birthday ko, birthday nating lahat, nakakonekta po sa ating Panginoong Jesus. It is focused unto Him. Kahit na yung birthday ng atheist eh, it is connected to Him, to the Lord Jesus Christ. Atheist, connected sa Kanya, of course. Kanina, inawit natin, di ba? Jesus be the center. Di ba? It's all about Jesus. It's all about Jesus. Nasabi, God coming to earth as a baby is the biggest miracle and biggest event in history. That's why Christmas is the biggest celebration in the world. Now, talagang dyan parang ako sold na ako dyan. Nasagot na yung lahat ng katulad, bakit ako nagse-celebrate ng Christmas?
bakit ako, bakit sa 25 dapat maging excited ako? Because of the Lord Jesus Christ. Again, let's go further. Let's go further. Balik tayo sa scripture. Yan. Sa pinakaunang Christmas, nang naipahayag ang anghel, yung kapanganakan ng ating Panginoon, mayroong hindi dito sa mundo ang unang celebration eh. Sa kalangitan. Basahin niyo po. Ang unang celebration ng Christmas ay naganap sa kalangitan. Diba? Sabi niya, "Fear not, for I bring to you good news of great joy." Yan. Doon sa 13, "And suddenly there was with the angel and multitude of the heavenly hosts praising God and saying, Glory." That's where the first Christmas celebration started. Na merong nag-celebrate a heavenly host pa. Diba? Napaka-glorifying yung nangyaring celebration dito sa lupa na ipinakita ng kalangitan. Diba? Na ipinakita ng heavenly host. But what, ano yung meron doon? Ano yung meron doon sa celebration na yun? Ano yung meron? And what are there to celebrate? Let's see. Christmas is a celebration of good news. Christmas is a celebration of good news. Not just news, pero sabi niya, good news. What's next? Christmas is a time for great joy. Hindi lang po sinabing it's a time for joy, but it is a time for great joy. Pag sinabi mong great, talagang napakalaki. Diba? Greater than what we are expecting. Huge. Diba? And Christmas is a time for people. But not only people. For all people. Kaya nga sinabi ko kanina, even atheist eh. Even atheist. Damay sila sa Christmas na nangyari, celebration na ito. Damay sila. Christmas is about, if I will rephrase po yung mga verses na yan. Let's rephrase it. Let's connect it together. Christmas is about good news of great joy for all people. Nimo ba? That's where the celebration is. Kung titignan nyo, Christmas is about good news of great joy for all people. Diba napakaganda? Nung pagdating ng ating Panginoong Isus, meron siyang daladalang good news. Pag sinabi niyong good news kasi yan, it is the gospel itself. It is the gospel. You know what? The first gospel dito sa mundo came from there also. This is the first gospel na na-spread. Nadala ng anghel na ibinigay niya o sinabi niya sa tao. Which is, this is the first gospel. The birth of the Lord Jesus Christ. So yung celebration ng mundo ngayon kakaiba. They don't see this kind of things. Puro facade, puro physical ang ibinibigay ng mundo. Puro parang skin lang, skin coat. All skin coat. Mga kapatid, I want each and everyone to listen dito sa message nito. It's really, really important to know what the Christmas celebration really means. At dito natin makikita. Dahil this Christmas celebration, we need to
tell the world that what this world is doing is very wrong. Very wrong na po. Very wrong. Naging advertisement na ang Christmas. Ganun po ang nangyari. But what they don't know is that there is a good news. Maraming mga tao hindi nakakaalam na mayroong good news ang dala ng Christmas na ito. Hindi po yung dala-dala ni Santa. Hindi po yun. Fasad lang po yun. At hindi po yun yung dapat nating may bagay sa tao. That Christmas celebration is not all about what this earth is giving to each and everyone. But it is what, kung ano yung binibigay ng kalangitan na galing sa langit. Because Christmas is a time to put joy and celebration back to the original na meaning niya. Let's put this joy of celebration, yung totoong joy, diba? Yung totoong meaning ng Christmas. Yung Christmas celebration kasi ngayon, party, diba? Pag marapit na ang Christmas, Christmas party ang iniisip, yung sayawan, ganyan, diba? Pupunta dito, pupunta doon, party ni isa, party ni dal, party ni tats, party ni pats, party ni lima, yan. O diretso natin, si Ann, si Beats, diretso hanggang ano, may kambal pa dyan, Sam tsaka si Sam. Big sabihin, what I mean mga kapatid, this Christmas, of course, we are free to go to our friends. Lahat tayo. Maaari po tayo punta sa ating mga kaibigan, punta sa ating mga ka-relatives. Wala pong pumipigil sa iyo. But don't forget that Christmas is about the birthday celebrant himself, the Lord Jesus Christ. Diba? Kung pupunta ka doon, make sure na yung pagpunta mo doon, dala mo yung totoong meaning ng Christmas. You're not there dahil bisita ka, okay. We are visitors. But remember, mga kapatid, that we have a great commission here sa mundong ito. And part of that, yung great commission na yon, is to tell what's the real Christmas. What's the real meaning of celebrating Christmas? At pagpunta natin dun sa party na yon, let's at least one person ang madala natin sa paanan ng Panginoon. Or perhaps merong isang tao dun sa party na yon nag-backslide. Kawawa naman. At ikaw ang Kristiyano, anong ginagawa natin? What are we doing in showing the real meaning of Christmas? Diba? Kasi nga, sabi nga sa Luke 15, diba? There's rejoicing kapag merong isang kaluluwa, diba? Na nagre-repent. And you see how heaven, yung mga angels, nagre-rejoice sila. Merong celebration. Diba? And that is, yun po yung obligation natin. Yun po yung commission natin. Is to tell them the real meaning of Christmas. Hindi po si Santa Claus. Hindi po si Jose Marichan. Hindi po si Jose Marichan. Ayan. Hindi po. Ay nako. Nabulag ng mundo sa mga marketing strategies ng mga ano na to, ng mga gamit na ito, Santa Claus, yung ano yun, yung parang guard, royal guard, something ganyan. I don't know what's ano yung pangalan nun,
So don't forget, mga kapatid, that Christmas is a birthday celebration for Jesus Christ. You have to, yun po dalhin natin sa mga bahay na pupuntahan po natin. If merong kainan, lead the prayer. From your prayer, maririnig nila kung ano yung tunay na Christmas. Don't forget. Kapag walang nag-pray, mauna na po kayo, ipakita nyo sa kanila kung ano yung Christmas. From your prayer. Yan po. And you know what, mga kapatid? Ang ating Diyos, gustong-gusto po ng celebration. Sa totoo po, gusto ng Panginoon ang celebration. Maraming beses po sa Biblia, ipinakita ng ating Diyos na natutuwa siya sa mga celebration na nagaganap dito sa mundo. Una na yon, yung kanina, yung sinabi ko, na kapag may isang kaluluwang naligtas, nagre-rejoice ang mga anghel. Di po ba? O ano pa po? Yung sermon ni Pastor, yung Passover. Dapat sineselebrate rin po yun. Yung unleavened bread. Yung unleavened bread, ano po ba ibig sabihin nun? That it shows that we need to celebrate our sanctification. Yung unleavened bread. Di ba? Ang Diyos talagang mahilig din po sa celebration. Hindi yung party-party na. Mahilig po siya sa yung first fruit. Di ba? Ang dami po, yung first fruit. So we need to celebrate our resurrection life in Christ. Yun yung first fruit. Yung Pentecost, yung trumpets. Yung trumpets, ibig sabihin po nun, yung pag-worship po natin. Alam po po, yung atonement, yung tabernacle, and so on and so forth. Ang maraming celebration na naganap sa na nakasaad po sa Biblia. You see how God likes and loves celebration for His glory. Diba? Kaya yung mga nagsasabi po na ang boring naman ng Kristiyano, ang dami nga celebration eh. Kulang pa po yung nasabi ko. Kulang pa po. Maraming celebration ng Kristiyano. Marami pong celebration ang dala ng Christianity. At mas higit pang mas masaya kaysa sa nakikita natin dito sa mundo. Actually, you will find also celebration hanggang sa Revelation chapter 19. Pinakahuli na chapter ng Bible. Ano yung sa Revelation na yun? The Marriage Supper of Lamb. Yeah. Celebration pa rin po yun. Tayo! Ikakasal sa ating Panginoon. Tayo mga Kristiyano. Di ba? Celebration pa rin yun hanggang sa pinakahuli. You see how God really, really loves celebration. At ito yung pinakauna niyang ginawa. Yung celebration nung naipanganak ang ating Panginoong Jesus. At nakita ng mga shepherds, yung pagbukas ng langit, nakita niya, nag-celebrate ang mga heavenly host. Diba? And how significant it is na talagang dapat tayo mag-celebrate for this Christmas. At yun po yung katanungan ni ate kanina. These are the answers. At meron po po. Hindi lang po yun. Of course, the Bible teaches us to celebrate Christmas. So, what are we celebrating for? Again, kasi parang ang babaw naman po yan. Parang hindi detalye eh. Kaya parang hindi, oo nga, may good news. Pero ano yung good news? Yung ibig ko sabihin. Ano yung good news na yun? Diba? If you ask people, what are you going to celebrate this Christmas? Ikaw, tanungin ko po yung nanonood ngayon. Ano po yung isa-celebrate mo ngayong Christmas na ito? Tanong. Yan. You know, nag-check ako sa online ngayon, survey, kumbaga. Kasi nga, pandemic eh. Alam niyo yung mga sagot na nakita ko? It's pandemic. I don't have a lot to celebrate this Christmas. I just try to get through it. Pandemic eh.
I just celebrate the Christmas spirit. Dali, ano ibig sabihin yan? I just celebrate the Christmas spirit. Yan pala, nag-UOC naman. Diba? I celebrate the blessings our family had this year. Of course, pasok yan, talagang mayroong blessing. Pero, hindi po yan yung pinaka-core meaning. Core nung pag-celebrate natin ng Christmas. Those are, yan lang po, at marami po akong nakita ng mga kasagutan negatively within this pandemic. Of course, sabi nila, magse-celebrate ako kasi dumating yung tita ko eh. May chong ulit. Magse-celebrate ako kasi andyan yung barkada ko. You see how people or the world now is celebrating Christmas? It is because of people to people. No. Ang nakikita nila yung creation rin, hindi yung creator. Hindi yung creator. You know what? Actually, nasagot ni ate kanina eh. Ilan lang makapagsabi kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. At tama po yung sagot ni ate kanina. Sabi niya, I am celebrating the Christmas because of the Lord Jesus Christ. Ilan lang po. We Christians must answer the same way. We are excited because yung magugunita ko ulit kung kailan nagsimula ang aking salvation. It is the birth of the Lord Jesus Christ. E paano pag hindi siya dumating? Yung pagkakasala natin, wala. Bulusok po tayo sa impyerno. Bulusok po tayo. And that's, yun po yung dapat nating maisagot. Yung tunay na sagot natin, it's because of the Lord Jesus Christ. Aminin ko, ako rin naman, syempre. No, talagang ang focus ng celebration ng Christmas sa akin is, lalabas kami ng mga parkada ko, ganyan. But then, hindi pala. As I read the Bible, Lord, I'm sorry. Natangaya ako ng mundo. So, yung mga sagot na yan, actually, parang pabigit sa kalooban mapasa eh. Dahil hindi nila nakikita that celebrating Christmas is celebrating their hope. Each and everyone's hope. You are celebrating because you have hope. Yung hope na yun, dumating. You know, our scripture is telling us three things. Three things we can celebrate this Christmas. When God sent Jesus to earth, He was saying first, I'll replace those. God loves us. Yun po, isa sa meaning kung bakit andito ang pumarito ang ating Panginoong Jesus. Because He loves us. He loves us. We celebrate because of God's love. Diba ang pinakapamusong verse, which is yung na scripture ni Deacon Lemuel last week, John 3:16. Diba ba? For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Yun lamang po eh.
It's enough to celebrate the Christmas. Sa mga nanonood po, sa mga hindi pa po nakatanggap sa ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Sa darating po na Christmas, dapat po malaman ng bawat isa na ito po yung sineselebrate natin ng kaligtasang dala ng ating Panginoong Jesus. At ang kaligtasan na yun naggaling po sa kanya pang pamahal. Because God loves us. God loves us. And that's the good news. Diba? That's the good news na kailangan natin i-celebrate. God so loved the world. That's why He sent Jesus Christ. Basahin po natin yung scripture. Basahin po ulit natin yung scripture natin, Luke 2:8-14. We read there because the word, actually the word is here. The word is here. That word, the word in the Bible is here. To give good news. Or to bring good news for each and every one of us. Christmas is God saying to you, that He loves you. Sabi ng Diyos, I love you, anak. Sabi po sa inyo, ng mga nanonood, na hindi po nakatanggap, sabi ng Diyos, mahal kita. That's why I sent Jesus for you to be saved. Because I love you, sabi ng Diyos. Ang sinasabi ng Biblia, God is love. Hindi niya sinabi na He has love. Hindi niya sinabi na He has love. Pero ang sabi, He is love. Magkaiba po yun. He has love and He is love. He Himself is love. It is His nature, yung love na yun. Nature po ng Diyos, ang pag-ibig. You see, yan po ang magandang balita. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi po nagmamaliw, katulad ng inawit po natin kanina. Forever, God is with us. Forever. Forever, God is faithful. Diba? Yung faith niya na yun, pagiging faithful niya yun sa atin, that is His love. You know, He loves you when you think you deserve it. But He loves you also when you think na hindi mo deserve na mahalin. He loves you, mga kapatid. He loves you in the good days. He loves you in the bad days. Kaya nga, buhay ka pa rin hanggang ngayon, mga kapatid. Kaya buhay pa rin po tayo. Kasi mahal ka niya. He loves you when you feel it. But He also loves you when you don't feel it. Na parang wala naman yata nagmamahal sa akin. Meron, kapatid! Meron. You see, malinaw po sa Bible. That God's love is bringing Jesus in this world to save us. And that's how we celebrate Christmas. Not only does God love you, but He, nawala, is with us. He's with you. Katulad nung naawit natin kanina. Hindi, alone ako talaga, alone. Wala na, nag-break na kami. Ah, may nakaka-relate yata. Break na kami, alone na ako. Again, the word, the scripture, the gospel is here to bring good news that God is with you. That God is with us. Sabi po sa Hebrews 13:5, sa BNC, be content with what you have, for He has said, I will never leave you nor forsake you.
Ang ganda po nung ano eh, kanina yung sa Dawn Watch. Ayan po yun. Kasi masyado tayong nakakonsentrate, hindi tayo nagiging grateful sa ating Panginoon. Nakakafocus tayo sa ating sarili. Na parang nagiging Diyos na natin ang ating sarili. Nakafocus tayo sa ating iniipon na parang Diyos na natin ang pera, ang kwarta. Hindi tayo makontento kung anong binibigay ng mundong ito. Pero sabi ng Diyos, huwag ka mag-alala, anak. I am with you. Gusto niyo isang patunay? Si Pastor Kip. Si Pastor Chris. See those people? At marami po pong iba. Pastor Bernard, mga kapasin. Ang inyo pong lingkod na namuhay sa kalsada. Kapatid, kung hindi mo maramdaman na nandyan ang Diyos, actually, this has nothing to do with your feeling. Hindi mo kailangang maramdaman. Hindi mo kailangang, Lord, kailan ba kayo? Hindi, kapatid, andyan ang Diyos. Nandyan ang Diyos. Tayo lang po kasi nagpipiring sa sarili nating mata. Tayo lang kasi nagsasarado ng sarili nating puso. You see, one of the name of the Lord Jesus Christ is Emmanuel. God with us. God is with you, with each and every one of you. God loves you, and God is with you. Lagi siyang merong time sa iyo, kapatid. At sa mga nanonood rin po, lagi po siyang merong time para sa bawat isa. Ilang beses na pong napatunay ng Diyos yan sa buhay ninyo. I'm sure. I'm sure nakita nyo rin po kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Even sa pinakaulang tao, di ba? Sa buhay ni Adan, hanggang sa huling tao na ipapanganak dito sa mundo, God is with them, with us all. Lastly, God is for us. What are you going to be celebrating this Christmas? I am celebrating because God is for me, for you, for each and everyone. I am celebrating because God is for us. You see, it's one thing to know God is with you. That's just one thing. It's even greater to know that God is for you. Diba? He is on your side. He wants you to succeed. Kung saan ka man nalulugmok, He wants you to get up. Kaya tayo lang kasi naghihina pababa sa sarili natin. Diba? Kung tutusin, sabi nga ng pastor natin, mga pastor natin, sabi niya, sa dinami-dami ng ating pinag-aralan, isang library na ang pinag-aralan ng GCC, ang pinag-aralan ng Methodist, ang pinag-aralan ng Baptist, lahat po ng Christian churches na instituted ng Panginoon. Kung tutusin, hindi lang po library. Baka compound na. Hindi lang compound. Baka isang isla. Hindi lang. Buong mundo. Many people are afraid of God. Afraid na yung takot na hindi fear eh. Iba kasi ang fear. Fear of God sa afraid. Iba kasi ang fear sa God. Iba ang afraid of God. Alam niyo yung alam niyo yung parang pulis. Diba? Yung parang pulis, parating palang nanonood ako ng parang nagsusurveillance lang yung pulis.
ganyan. Parating pa lang yung police, wala namang ginagawa yung bata, nagsisitakbuhan na. Yung takot na takot. Tagal na parang ganun. Parang ganun ang kaisipan ng tao. Many people are afraid of God. Many people think he's ang ating Diyos is out there to get him. Maraming taong ganyan. But God is for you. Tandaan po natin yan. God is for you. He is not out there to get you. That's why Jesus died for you. He is for you. That's why Jesus died for you. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Therefore, God is for you. He is not there to harm you. But God is for you, for your plans, for your hope, for your future. He is there. Many people think God is angry and condemning. By mga makasalanan, even Christians eh, minsan may mga thinking pa rin po tayong ganyan, na God is condemning. God is angry. Kaya merong hell. Of course, God is a just God. Kailangan may hell. Pero kung titingnan po natin yung John 3:17, sabi niya, God did not send His Son into the world to condemn, but to save it. Kung ituloy po natin John 3:16, ang katuloy niya, God did not send His Son to condemn the world, but to save the world. And that is the good news of Christmas. He is for you to be saved. He is for us to be saved. God does not want you to be afraid of Him. Kaya nga nung nagpakita yung anghel, anong sabi ng anghel? Fear not. Hindi ko ba? Sabi ng anghel, fear not sa mga pastol. Jesus came to save us, not to scare us. Hindi po dapat katakutan na yung afraid, ah, ang Diyos. Ang Diyos ay dapat natin i-celebrate yung kanyang ginawa sa atin. Yung grasyang ibinigay niya sa atin, dapat natin i-celebrate po yun. Now let me tell you this, mga kapatid. God is not mad at you. Ha? Hindi pala. E di pa, paano po yung mga hindi Kristiyano? Hindi rin pala siya galit sa mga hindi Kristiyano. God is not mad at you. Listen to the word. God is not mad at you. He's mad about you. Nag-gets niyo po ba yan? He's not, hindi po siya galit sa'yo. Kundi galit po siya kung ano ka ngayon sa mundong ito. Kung ano ka naging dahil sa kasalanan. Galit siya sa kasalanan. Meron tayo ngayon. Meron ang tao. Hindi siya galit sa'yo as in sa'yo. Pero kung ano yung naging, ano yung hinulma ng kalaban sa'yo. He's not mad at you, but he's mad about you. He's mad. Kaya kailangan na may panganak ang Panginoong Jesus para tayo maligtas sa kanyang puot, sa kanyang anger of the sin na meron ang tao. He came to erase all sins. All mistakes, all failures, all regret. Dumating po siya dahil sa mga yon.
That's about you. That's not you. Because ang original state ng tao, kawangis ng Diyos. Yun po ang original state ng tao. But He is mad about you. Yun yung failure, yun yung mistakes, yun yung mga regrets. At kailangan matanggal yun, ma-erase yun. Through the Lord Jesus Christ. Only. Only. And that is why, this is the reason why we celebrate Christmas. Because of the Lord Jesus Christ. Let us not forget. Malagapit. Let us not forget. To fulfill the purpose of Christmas by celebrating. And if I say fulfill, mga kapatid, yan po yung Great Commission natin. Katulad na nabanggit ko kanina, never forget in one house to tell them what is the true meaning of celebrating Christmas. Bring them the good news. Kung paano po inahatid ng mga anghel ang good news, yun po ang ihahatid natin sa mga taong hindi po nakakatanggap sa ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. For them also to celebrate the celebrant. The real celebrant of the season, the Christmas. And if we were asked again, what are you going to be celebrating this Christmas, mga kapatid? Let's go back to the question. We celebrate because God is above you and beneath you, holding you up. We celebrate because God is before you, leading the way, and behind you, watching your back. Diba, andyan ng Diyos lagi. We celebrate because every good and perfect things comes from Him. Marami pa, we celebrate for the fact that He takes your sin from you and give His righteousness to you. Hindi ba dapat kinase-celebrate natin yun? Na nalibre tayo? Totoo, nalibre po tayo sa kasalanan. At anong pinalit yung righteousness niya? And here's the three. We celebrate the fact that God loves you. We celebrate because God is with you. We celebrate because God is for you. Kahit ano pa ang pinagdaanan ng buhay natin, malugmok man tayo, masaya, God loves you. God is with you. God is for you. Now celebrate the fact that Jesus came down to earth so He could take you up in heaven. That's the celebration na meron dapat ang isang Kristiyano. That's the fact of celebrating Christmas. Because He is going to take you up in heaven. We celebrate because His power, His wisdom, His Holy Spirit dwell in you. You know that each and every Christian is anointed. At dapat sineselebrate natin yun. You see how powerful Christian is? You see, nakikita nyo na po ba kung bakit tayo nagseselebrate? Nakikita nyo na po ba kung bakit sinabi ng ating Diyos gumawa tayo ng kawangis natin? Diba? And that's what we are going to celebrate. And because of that, celebrate the great things He will do through you. Kung sabi po sa Philippians, we can do all things through Christ who strengthens us. And we can be Christ-like. Because nothing is impossible in Christ. Salamat po. Let us pray. Let us stand and pray. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe na ibinigay ngayong araw, Panginoon. Why we celebrate Christmas?
And we pray, Panginoon, sa inyong mensahe ngayon, Lord, ay tumimo po sa puso ng bawat isa. Kung ano po yung totoong meaning ng pagsiselebrate namin ng Christmas. Lord, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na mabulag po muli kami sa sistema ng mundong ito upang makalimutan namin kung sino yung talagang sineselebrate namin. At kayo yun, Panginoong Jesus. O Lord, this message, Lord, I am praying for each and everyone sa aking mga kapatid at sa mga nanonood. Lord, itanim niyo po ang binhi na ito sa puso ng bawat isa for them not to forget na kayo po yung reason, O Lord Jesus Christ, kung bakit kami nagsiselebrate. And for that alone, Panginoon, magagampanan rin po namin ang inyong iniwan sa amin na Great Commission. O Lord Jesus Christ, salamat po sa pagparitin niyo sa mundong ito upang makapag-celebrate po kami victoriously for your glory alone, O Lord Jesus. Amen and amen.